Hello guys, welcome back to my channel. This is Jovin Boca. For today's video guys, meron naman ako bagong isi-share sa inyo. Ito yung hanging lampshade. Chandelier type siya guys, pero oval shape. Kung bago ka lang sa aking channel guys, huwag mong kalimutan mag-subscribe at saka pakihit na rin ang notification. Kung bago ka pa lang sa aking channel guys, huwag mong kalimutan mag-subscribe at saka pakihit na rin ang notification bell. Hindi ko na patatagalin guys, ipapakita ko na sa inyo kung paano binuo itong hanging lampshade chandelier type oval shape guys. So ayan na guys, simulan natin ang unang proseso. Ito na yung pagkat ng kapis. And then pagkatapos ikat guys, bibindahan naman natin. Bibindahan natin ang kapis gamit ang brass. Din pagkatapos natin bindahan guys, susunod naman natin ngayon pag-assemble. Hihinangin na natin ngayon mga kapis guys na bindahan. So inuuna natin ngayon guys yung pinakatagiliran ng lampshade kasi yun ang nagsisilbi niyang height. So ipapanel natin siya ngayon guys, picot oval shape. Okay, tapos na natin mabuo yung pinakatagiliran ng lampshade. Isusunod naman natin ngayon yung pinakatakip niya. So gaya ng ginawa natin sa tagiliran, ipapanel din natin ngayon yung mga kapis-pis. Pabilog siya. Actually hindi pabilog, oval siya. So ayan, pinapanel na ngayon kabilang dulo. Kabilang dulo ng oval. Pagkatapos, inigikit na natin guys, tatakip na natin sa height yung pinakatagiliran para buuhin na. Okay, isunod natin yung wiring guys. Lalagyan na natin ng pinaka-brace yung edges niya para hindi naman siya aalog-alog. May katagalan talaga itong gawin guys. Inaabot to ng isang linggo ang paggawa nito kasama na yung paglagay ng mga ilaw. And then yung takip guys, lalagyan naman natin ng pinto para just in case na magpalit ng ilaw pag nakakabit na yan sa kisame pinakasiling, bubuksan na lang yung pinto, doon na lang idadaan yung bumbelya. So yung pintuan yan guys, meron din siyang hinge pinakabisagra.
ilalagay muna natin ang mga wiring guys, pinaka reinforcement ng takip para hindi naman lumulundo yung kapis, para maging matibay naman. So ayan na guys, nilagyan na rin natin ng lock yung pinakatakip niya. And then subukan natin buksan. Okay, nabukas na siya. Then pagkatapos guys, susukatin niya yung pinaka-link ng oval para lalagyan natin ng tubo. So itong tubo na to guys, dito dadaan yung wiring electrical para lalagyan ng umbrella. And then lalagyan natin siya ng butas guys. Tatlong butas ang ilagay natin dito. Kasi tatlong bombilya rin kasi ang ilalagay. Tatlong ilaw. So may butas na siya guys, papalakihin lang natin ng konti gamit ang grinder. Guys, sisimulan natin ang pag-assemble ng electrical nito. Dun sa mga butas guys, doon natin dadaan yung wire.
Okay, pagkatapos natin ikabit yung mga ilaw guys, kakabitan naman natin ng kadena. Apat na kadena ito guys, kasi ito yung ikakabit doon sa ceiling. Susukatin natin siya ng pantay-pantay. Okay, ayan na guys, nakapit na natin. May mga ilaw na rin. Okay guys, maraming salamat sa pagpanonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe guys, Jobin Boca. Maraming salamat.